Ayon, isang magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, Pastor. Okay. Good evening, Pastor. Good evening po. Good evening po, Pastor. Charito. Charito, Pastor. Aba, aba. Charito sa lahat. Okay, salamat po. Charito Day po. Bago tayo magsimula sa question and answer, tayo po muna ay konting mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Lord, we will commit this word to you at kagaya po ng araw-araw kong panalangin, nais po kitang ibida sa tao, hindi po yung sarili ko. Kasi kung ako lang po, basura lang po ako, Lord, wala akong pinagmamalaki din, hindi ako perfecto. Isa lamang po akong dating empleyado, Lord, na nagtatrabaho lang ngayon sa iyong bubasan. Kaya ang pinagmamalaki ko po ikaw. At ang mga taong ito, Lord, na nakikinig, Panginoon, nais ko po, Panginoon, nais ko mas malalim po ang pagkakilala nila sa inyo. Ang makita nila, Panginoon, yung tinapos mo. Kaya maaari po sana, Lord, yung banal na Espiritu ay patuloy na mangusap sa amin, turuan kami, akong nagtuturo at yung mga nakikinig ay iisa ang aming panalangin, pahayag mo sa amin ang iyong salita. Ako instrumento mo lang, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na kayo ang naging dahilan kung anong meron ako ngayon, kung ano man yung kaalaman ko ngayon, Lord, sa iyo po ito galing. Kaya gusto kong ibalik sa kanila to, Panginoon. Ikaw pa rin ang bida sa aming buhay, kayo ang aming tinataas. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, pinalalangin natin na si Kristo ang bida, kaya si Jesus Christ ang ibibida natin, hindi si Jollibee. Joke lang. Okay, so wait lang po. Simula na tayo. Since today is October, ang month of October natin ay meron tayong team na tinatawag na babasahin po natin ang buong Galatians. Book of Galatians muna tayo. Edwin, baka ako ba Romans? Basta unahin muna natin ang Galatians, then Romans. Kasi sa Galatians, napakayaman po ng gospel. At lalo natin maintindihan yung gospel ni Apostol Pablo. Ito, bira itong tinuturo sa church. Minsan, tinuro, sablay eh. Pero ngayon, dahil ang Diyos, ang Espiritu Santo, ang ating tagapagturo, hindi si Pastor Edwin ang tagapagturo, kundi ang Diyos mismo, hayaan natin siya mangusap sa magitan ng pag-aaral natin sa Book of Galatians. So ngayon, magbabasa lang naman tayo. Then after a few minutes, siguro mga 30 minutes lang siguro to, then question and answer ulit tayo. Okay, I will share yung Bible. Wait lamang po. Okay, simulan natin sa Galatians chapter 1 tayo. Ang Galatians chapter 1 po ay hanggang verse 24. So we have 24 verses na ating pag-uusapan ngayon. Relax lang kayo. Makinig lang po kayo. At nandyan naman po ang Bible. Babasahin po natin. Okay, so simulan natin sa verse 1. Ang sabi rito, no, mula kay Pablo, na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa magitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. So pinapakilala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia yung identity niya. Sabi niya, siya daw ay hinirang na apostol. Ang pagkakaintindi ko po kasi sa apostol, siya yung pastor ng mga bishop. At yung bishop naman ay pastor ng mga pastor. Parang third level na siya. Parang yun ang pagkakaintindi ko doon. I don't know kung ano pa yung mas malalim doon. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi siya nga namamahala ng mga churches sa ibang bansa. So, iba't ibang bansa. Ilang bansa yung hawak niya? Rome, Ephesians, Galatians, yung mga lugar. Yung buong Greek, buong Greece, Athens na andun. So, yun po yung lugar niya. Eh, may mga designated mga pastors doon, mga bishop, mga presbyter. So, kaya inirang siya bilang apostol. So, ang apostol ay si Pablo. At wala na pong apostol ngayon. Ngayon, meron man akong kayong nakikitang apostol ay hindi po sila yung totoong apostol. Kasi ang huling apostol po, si Apostol Pablo.
So ano daw siya, sabi ni Apostol Pablo? Hinirang daw siya na apostol. Sino naghirang sa kanya? Ang sabi diyan, hindi daw ng tao. O sa pamagitan daw ng tao. So hindi tao ang nag-ano sa kanya, yung ayon sa kanya. Kundi ni Jesucristo mismo. Magtataka kayo, si Jesus Christ, 33 AD, umakyat sa langit. Tapos, 34 AD, tinawag si Pablo. Tapos, sinirang daw siya ni Jesus Christ. And di yata sila nakita. Pero ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi nga, si Jesus Christ, nagpakita sa kanya, kung babasahin yung Book of Acts, nagpakita sa kanya si Jesus Christ, tinawag siya talaga para sa ating mga hentil. Kaya sinabi niya rito na, kundi ni Kristo Jesus at ng Diyos Ama ang muling bumuhay kay Jesus. So, ibig sabihin, may bas-bas ng Diyos yung mga pinapangaral niya talaga. At hindi naman maisasama sa Bible to kung hindi galing sa Diyos yung mga sinasabi niya. Verse 2. So, ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galatia. So, ang Galatia po ay part ng province. So, nasa modern Turkey siya. Sa panahon ngayon, nasa Turkey siya. Malapit siya sa provinces of Ankara. Sakop siya ng Roman Empire, ng Galatia. Kaya yun, part siya ng Roman colony. Pero sa ngayon, part na siya ng isa sa lugar ng probinsya sa Turkey. So, ibig sabihin, hentil to. Mga hentil to, hindi to Hudyo. Sabi niya, no, sumenyo nawa ang pagpapala at kapayapa ang mula sa Diyos Ama. Wait lamang po. Kapayapa ang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesus. Okay, verse 4. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. So ang unang pasabog kagad ni Apostol Pablo, ay yung tungkol do sa gospel niya na si Jesucristo inialay niya yung buhay, ang kanyang sarili, dahil sa ating kasalanan. So ibig sabihin, yun ang reason kung ba't namatay si Christ sa krus. Ang primary ay kaligtasan natin para bayaran yung kasalanan natin. So tingnan niyo, no, si Apostol Pablo, no, napaka-accurate sa kanyang gospel talaga na ang gospel is yung death of Jesus Christ, yung kapangyarihan sa krus, kung ano yung ginawa niya. So ano daw yun? Dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasama nagahari ngayon sa sanlibutang ito. So ibig sabihin, ang pagkamatay pala ni Kristo ay kalooban ng Diyos Ama yun. Yun talaga kasi nais niyang iligtas ang buong sangkatauhan. Eh, magtataka kayo na ba't kailangan pamamatay ni Kristo? Eh, kasi nga hindi nga kaya ng tao. Ang tao ho kasi may kasalanan. Kahit anong reliyon mo, kahit anong gawin mo, kahit magpakabait ka pa, may impyerno ka pa rin kung wala kang Kristo. Kaya nga si Jesus lang talaga ang iisang tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Siya ay Diyos, nagsakatawang tao para iligtas ang tao. So, ang tagapamagitan ng Diyos at tao ay kailangan Diyos at tao din. Si Jesus ay half man at half human. Nung hindi pa siya nagkasakatawang tao, siya ay Diyos. Pero nagsakatawang tao siya, tao siya. Nagpigil lang siya na pagka-Diyos niya, pero siya ay Diyos. So siya ngayon ay true God and true man. Kaya nung namatay siya at nabuhay na maguli, siya na namamagitan sa Diyos at tao. Kaya ang tanging kaligtasan talaga ay Diyos at tao. Hindi institusyon, hindi tao. Hindi si Manalo. Hindi si Kibuloy. Hindi ko sino yung mga, name it, yung mga kinahangaan yung pastor. Hindi sila. Ang bida talaga sa buong buhay natin ay si Jesucristo mismo. Kasi upang daw mahango tayo sa kasamuang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Totoo yun, ang sanlibutan ay masama. Kaya nga dumating si Christ para iligtas ang sanlibutan. Kaya nga lang, hindi lahat ng nasa sanlibutan ay tatanggapin siya. Kaya mapalad tayo dahil tayo tinanggap natin siya. Kasi talaga sa totoo lang, sinabi na ni Christ na marami makakasumpong ng makipot na pintuan kasa sa maluwag na pintuan. Kaya kung paramihan lang ng maliligtas, eh mas marami yung hindi maliligtas talaga.
Kaya yun ang dahilan kung bakit pinadala niya ang kanyang anak. So sa verse 5, sabi rito, purihin ng Diyos, magpakailanman, amen. Okay, so diniklara niya ang pagpupuri sa Diyos. Ngayon, ito naman, verse 6, ito na yung unang gusto niyang ituro. Bago ang lahat, no, bigyan ko muna kayo ng background. Ang Galatia nga pala ay isa sa biktima, Judaizer. Ito yung mga Judaizer na to, sila yung nanggugulo sa mga Kristiyano na nagtuturo sila ng tanggapin si Kristo pero kailangan may gawin pa. Sila yung mga perverted gospel nung araw. Pinagsama nila yung Judaism at saka yung Christianism. Halimbawa, kailangan mong tanggapin si Kristo pero kailangan mo magpatuli. Kailangan ganito ang gawin mo. Kailangan mo sumunod sa kautusan. So yun ang problema. May problema na nung araw. Kaya kung perverted at perverted gospel na eh nung araw pa yan, sakit na yan nung araw pa. Noon pa lang si Satanas, kumikilos na. Noon pa lang si Satanas, nais niya ng wasakin ng Christianity through false teaching. Ang numero unong panlaban ni Satanas sa Christianity ay simple lang, hindi nila makita yung biyaya ni Kristo. At dinadala ang mga Kristiyano sa kautusan. Yan po yung totoo noon. Ngayon, sa modern naman natin sa panahon ngayon, ayan yung mga born again Christian. Hindi ko nila lahat. Yung mga religion, mga born again Christian religion, hindi by heart. Iba kasi tayo, born again din tayo by heart. Sila by religion. Ba't ko nasabing by religion? Kasi sila, para daw maligtas, kailangan magpamiyembro, kailangan yung mga ganito, kailangan maraming pinapagawa, magpapabautismo. So religion sila. So yung mga yan, sila ngayon yung modern Judaizer na tanggapin si Kristo, pero kailangan ganito ang gawin mo, kailangan ganito, magsimba ka linggo-linggo, mag-tights ka, kailangan magpakabait ka, kailangan huwag kang magkasala. Ganun ang turo nila. So, ibig sabihin nun pa lang, sakit na yan. Noon pa lang, walang pinagbago si Satanas ang atake sa Kristiyano. Samantalang ang Christianity talaga is full grace. Okay? Kaya kung papansin ninyo yung mga turo ni Apostol Pablo, more on grace, more on full grace. Ngayon, eto ngayon yung mensahe ni Pablo sa church na ito na dumadanas ng false teachings. Ang sabi rito, no, verse 6, nagtataka ako kung bakit may kaydalinin yung tumalikod sa Diyos. Wala, tumalikod daw sa Diyos. Bakit? Na tumawag sa inyo sa umagitan daw ng kagandang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Okay. So nagtataka daw si Apostol Pablo kasi sabi nila dalinin yung tumalikod eh. Sabing sabihin, itong Galatians na to, nalinlang na. Nabudol na ng mga ano, ng mga Judaizer. Kaya sabi ni Pablo, nagtataka daw siya kung bakit kidalinin yung tumalikod daw sa Diyos. So isang pagtalikod pala sa Diyos yung mag-iba ka ng gospel, no? Sabi dito, no, dalinin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa umagitan daw ng biyaya ni Kristo o kagandahang loob. Kagandahang loob, biyaya, isa lang yan. Kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang gospel. So ang unang binabanggit dito, ibang gospel. Pag ibang gospel, ibig sabihin, opposite nun. O ito yung tinatawag na other gospel. Pag sinabing other gospel, kung ano yung totoong gospel, opposite siya. Kaya nga siya ibang gospel eh. Halimbawa, isa rito, kung ang gospel ay by grace, siyempre, ano ba opposite ng grace? Works. So, bumaling sila sa ibang gospel. So, unang binabanggit ni Pablo dito yung other gospel. So, nagtataka siya, bakit nalinlang kayo ng other gospel na? Hindi na yung gospel na natanggap nyo. So, magigitan daw ng biyaya ni Kristo. Verse 7, ang totoo ay wala naman talagang ibang magandang balita. Yung other gospel pala ay sinasabi dito, hindi naman talaga totoong gospel yun. Kaya nga lang may nagsunggugulo sa inyo at nagsisimikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Ito naman, meron naman tinatawag na gospel, pero binabago, tinutwist, baguhin. Guys, hindi pa tayo nag-Greek, ha? Mamaya na tayo mag-Greek. Pero nais ko munang kausapin kayo sa magitan ng Tagalog. Tagalog po na.
nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So dalawa to, no? Isang other gospel at ito na yung tinatawag na dito. Other gospel o perverted gospel. Basahin natin sa English. Sige na nga, mag-English na tayo. Okay, wait lang. Sabi rito, no, which is not another, but there be some that trouble you and you will pervert ito. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, perverted gospel, ito yun, Bible may sabi nun eh. And would pervert the gospel of Christ. Pag sinabi yung pervert, tingnan natin sa Greek. Teka lang ha, isishare ko lang to ng by screen. Wait lang po. Okay, balik tayo sa verse. Sabi dito, no, but there are some that troubled you that will pervert the gospel of Christ. Yung pervert dito, tingnan natin sa Greek. Pervert means, kung nakikita nyo, metastrepho. Ano ibig sabihin nun? Turn or across. Pervert or turn. Ibig sabihin, medyo kulang to, no? Pero sige, intindi lang natin. Pag sinabing pervert, means tinuwis. Pinagsama, pinaghalo. Magsa ano, hybrid, pinagsama yung works at saka grace. So yan po yung tinatawag na perverted gospel. Yan daw yung nangyayari ngayon sa mga taga-Galatia. Okay, sa context muna tayo, no? Okay, ito yung example na nangyayari sa Galatia. Sabi rito, totoo na may walang namang ibang magandang balita. Pag other gospel, no gospel yun. Kaya nga lang, mayroon din nagsasabi na perverted gospel o baguhin. Tama to, baguhin. Binabago ang mabuting balita. Ito na yung sinabi ni Pablo. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman maging kami. Damay sila o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo. Sabi dito, no, subalit parusahan. Ano yung parusahan dito? Punta tayo sa isang English, King James. But though we or an angel from heaven preach any other gospel, any other. Pag sinabing any, alin sa dalawa? Perverted man o other gospel? Any other gospel unto you that ano daw, which have preached to you. Ibig sabihin, iba. Let him be accursed. Ano tong accursed na to? Tingnan natin sa Greek. Ito ba siguro naging Greek tayo, di ba? Para makita ng buong Pilipinas na hello, huwag kayo puro maniniwala doon sa mga translation ngayon. Kailangan balik tayo sa Greek kasi ang Greek po talaga ang tunay at nag-iisang translation ng Bible. Kung tatanungin nyo kung ano ang inspired word of God, ito po ay ang Greek na original na sinulat ni Apostol Pablo at yung Hebreo na sinulat ni Propeta Moses at ibang mga propeta. So, babalik talaga tayo sa Greek. Ngayon, tingnan natin sa ancient Greek na to. Ang sabi dyan, no, tama yung tinuturo ni Bishop Emmy. Ang sabi dyan, no, anathema. Ban, excommunicated, or anathema. Merong iba bang version dito na good news? Ang linaw dito eh. Ang sabi rito sa good news, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, eto masakit, may he be condemned to hell. Yun po yung meaning po nun. Pag sinabi yung anathema, condemned to hell. So ibig sabihin, eto na yung pasabog ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Galatia. Sinasabi nila na, pag mayroon nagtuturo sa inyo dyan, so ang iniisip ni Apostol Pablo dito yung mga Judaizer. Pero nagtuturo sa inyo na na either other gospel o perverted gospel o ano pa yan. Pag iba yan sa tinuturo namin, kahit anghel ka pa, masumpa ka sa impyerno. Kaya ito lang po nag-iisang verse sa New Testament sa panahon natin ngayon na may sumpa. Sumpa na magturo ka ng maling gospel.
Ito po yun. Kung meron man tayong dapat katakutan na burst tayo mga totoong Kristiyano sa panahon ng New Testament, ay isang verse lamang po ito. Pag nagturo ka ng maling gospel, you will condemn to hell. Ayun na po eh, ang linaw-linaw, letra for letra yan. No? Eh, di kayo dapat, sa mga nakikinig sa ibang lugar, o yung hindi rito sa, ano, no, sa Google Meet, sa mga nanonood sa akin sa YouTube, ayan po ako, Bible may sabi, hindi naman ako eh. Kaya hindi kayo dapat sa akin magalit, kundi paggalitan nyo yung Bible. Kasi sabi sa Bible, pag nagturo ka raw ng maling gospel, you condemn to hell. At ang masakit, inulit pa to. Sabi sa verse 9, we have said it before, sinabi na daw niya uli. And now I say it again, if anyone preach to you a gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Ibang version, basahin natin sa ibang version, baka, di ba? Ito, NIV, sabi rito, no? As we have already said, now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. O, di ba? So talagang nakakatakot tong verse na to pag mali yung gospel na tinuturo mo. Kaya nga ako sa Diyos, minsan tatanong ako, Lord, nasa tamang gospel na ba ako? O, tama naman. And the Lord, nag-response sa panaginip ko na ayaw ko maniniwala kayo sa akin. Ha? I saw myself and my wife na papasok sa isang malaking gate ng garden. At pagpasok sa malaking gate, nakita ko ang isang tatlong malalaking bundok na parang may volcano. Pero yung bundok na yun, korting puno. At maraming mga taong nakaputi. So ibig sabihin, sinagot ng Diyos yung panalangin ko na nasa tama na itong tinuturo ko. Eh, wherein, nakikita nyo naman dito, ito eh. Ito yung gospel talaga eh. Kahit balibalik na rin yung New Testament, ito yung lalabas eh. Kaya nga ngayon, iniisa-isa na natin para sigurado tayo. Ha? Kaya, stay tuned lang kayo every Sunday. Gagalut-guruin natin yung mga sulat ni Apostol Pablo. Di ba? At na para makita nyo na hindi turo to ni Edwin o ni Bishop Emmy, kundi ito'y turo mismo ni Apostol Pablo. Kami ay tagapagsalita lamang. At saka yung mga nagtuturo ng mga full grace. Okay? Okay, so balik tayo, no? So ayan, may sumpa ho, mga kapatid. Sinabi niya yan. Sinabi niya yan sa mga taga-Galatia. Ngayon, tunay tayo ng verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais ko mapuri ang tao? Hindi. Ang papuri lamang sa Diyos ang hinahangad. Ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay ng kulugod-lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So sinasabi ni Apostol Pablo rito na sincere siya na hindi ako nagmamalaki. Ako rin, hindi rin ako nagmamalaki, mga kapatid. Nais ko lamang sa inyong para kasi akong chaperon eh, na dinadala ko kayo kay Kristo talaga. Totoo lang mga kapatid, yung mga nakikinig dito, lalo na mga nandito sa bulwagan natin sa online, nais ko kayong dalhin kay Kristo talaga. Sa totoong Kristo ah, kasi meron yung peking Kristo eh. Yung totoong Kristo ho kasi ay nagbigay ng buhay. Yun po yung binibigay ko, yun yung pinapakilala ko sa inyo eh. Yung Kristo ang pinapakilala ko sa inyo, may ginawa po siya para sa inyo, sa atin. O kahit hindi mo na ako kasama, sa inyo. May ginawa sa inyo si Kristo noong pan 2,000 years na sino maduman ng palataya sa kanya ay ililigtas niya, ay pinagaling niya, past tense yun ha, ang sino duman ng palataya sa kanya ay ginawa niyang matuwid sa mata ng Diyos, banal sa mata ng Diyos, magpakailanman, papabura niya at pagpapalain at pagagalingin sa lahat ng mga sakit na possible na dumapo sa kanya. Yan po yung gusto kong ipakilala sa inyo, yung ginawa ni Kristo. Secondary lang siguro na mahalin niyo yung Diyos mismo.
Eh, iba kasing pastor, nagtuturo, eh, mahalin nyo si Kristo, mahalin nyo si Jesus, mahalin nyo, tanggapin nyo si Kristo para kayo maligtas. Wala puro ng kaligtasan sa pagmamahal, kasi by works na naman po yan eh. Ang tunay po ng kaligtasan ay nasa pananampalataya sa ginawa niya. Ngayon, pagkatapos mo maligtas, doon palang mangyayari na matututunan mong mahalin na si Kristo, matututunan mo na siyang bigyan ng importansya, lalo na't pinagpapala na ang buhay mo, nagiging maganda na ang buhay mo, lalo mo siyang mamahalin kasi nga, nakikita mo yung ano niya eh, yung kilos niya sa buhay mo. Diba? Kaya nga, ang the best po niyan is manampalataya muna kayo sa ginawa niya para kayo maligtas. Ngayon, pag ligtas na kayo, hindi naman hinihingi ng Diyos na mahalin niyo siya eh, unti-unti. Diba? Bagamat ang tao ay wala pong kakayanan na mahalin ng Diyos, pero isang bagay lang totoo, mahal tayo ng Diyos. Ang tao, wala ko talagang kakayanan mahalin ang Diyos. Tayo po mga tao ay napaka-ipokrito sa totoo lang. Paila, I love you, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Di ba, ipokrito? Kaya nga, wala nga bagsak ang tao. Sa bagsak nating kalagayan. Eh, Edwin, paano yung sinasabi sa Mateo? Na love your God. Tsaka sa Old Testament. Eh, ayan na naman tayo. Old Testament na naman tayo. Sa mga Hudyo yun eh. Di ba? Tayo, ang mensahe sa ating sa New Testament ay hindi mahalin ang Diyos, kundi ang Diyos ay mahal tayo. Kasi nga patay tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, inaabot tayo. Dapat nyo kasi maintindihan na ang tunay na sitwasyon ng Diyos at tao, tayo ang inaabot ng Diyos. Dahil tayo ang nawala. Hindi nawawala ang Diyos. Kaya napaka-imposible na sabihin mo na mahal mo ang Diyos. Oo, pwede rin. Pwede mo rin mahalin ng Diyos, pero unti-unti. Pero yung sasabihin mo na mahal mo kagad ang Diyos, I don't think so. Hindi tayo marunong magmahal, mga kapatid. Aminin na natin ang totoo. Mahal lang natin ang isang tao pag may kailangan tayo. Aminin na natin, yung totoo yun. Hindi mo mamahalin ang isang tao, isang bagay, kung hindi walang pakinabang sa'yo. Aminin na natin yun, mga kapatid. Makasalanan tayo. Aminin na natin yun. At ang Diyos, tanggap yun. Kaya ang ginawa, kaya nga ang mensahe lang ng Diyos sa atin, ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. At yun ang tanggapin natin. Okay, so, verse 11. Ang sabi rito na mga kapatid, nais ko malaman ninyo na ang magandang balitang pinapangaral ko ay hindi daw katha ng tao. O di ba, yung pinapangaral ni Apostol Pablo na full grace ay hindi po katha ng tao. Hindi po yan galing sa tao. Si Apostol Pablo ay dating Pariseo na pinapapatayin niya ang mga Kristiyano nung araw, at kasama nga dito sa kasangkapan siya yung Kristiyanong kilalang si Esteban na pinagbabato hanggang mamatay. Kaya dapat talaga mga kapatid, basahin nyo ang Book of Acts. Umay na tayo sa Mateo, Mark, Luke, and Juan. Alam na natin yun ni eh. Nandun na tayo. Sa iba naman tayo, yung sa story na natin, tayong mga hintil. Basahin nyo ang Book of Acts. Makikita nyo ron kung gaano ang, ano yung mga dark side ni Apostol Pablo, paano siya na-convert, at paano siya naging effective sa ministry during the last years of his life. About full grace na tinuro niya sa ating mga hentil. Sabi rito, no, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin daw ng sino mang tao. Walang nagturo sa kanya. Sa mga matatalino sa Bible dito, no, alam naman natin na si Apostol Pablo, ang kanyang guro ay si Gamaliel. Nasa Bible po yan. Si Gamaliel po, pag sinabing Gamaliel ay ikaw ay magaling sa magturo ng law sa mga Pariseo nung araw. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kapag estudyante ka na halimbawa ni mga bahala lang kayo, mga idol niyong pastor. Oh. Proud ka kasi yun ang pastor mo. So ganun din si Apostol Pablo. Ang turo, ang pastor niya ay si Gamaliel. Pero sabi daw niya, hindi raw galing kay Gamaliel. Kanino galing? Eto malupit. Sabi niya, si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. So ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus pala, nung panahon na yon ay miraculously
nakikipag-usap sa kay Apostol Pablo, kahit na glorified body na si Jesus Christ, kahit na nasa langit na si Jesus Christ, nakikipag-usap sa kanya ang ating Panginoong Jesus. Yun ang mystery doon. Kaya yung mga tinuturo niya, talaga nga namang harmonize sa mga sinabi ni Jesus Christ, di ba? At si Christ ang naitataas, hindi yung sarili natin, hindi yung mga sarili ng ibang tao. Kaya sabi sa 13, hindi kaila sa inyo na kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. O yan, ito na yung history ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, dati raw siyang dating kaanib daw ng mga Hudyo, yung Judaism. Sabi dito na walang awa kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Totoo po yan, nasa gawa po yan na si Apostol Pablo ay para siyang si ano eh. Para siyang talagang hunter talaga siya ng mga Christian, pinagpapatay niya talaga. Grabe siya, grabe si Apostol Pablo ng araw. Sabi niya rito na sa reliyong iyon, ako'y naging masugid ng higit pa sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako ay ano daw, panatik ko sa kaugulian naming mga ninuno. So super panatik si Apostol Pablo nung araw sa pagiging religious niya. At nakikipagdebate pa nga siya sa mga Christians talaga na about law. Pero ang sabi niya rito, Galatians 1.15, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos o sa biyaya ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipinanganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod. Wow! Another malalim na verse na naman to. Taranam namin natin. Sabi rito, no? Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin pa bago pa ipinanganak. Nakatakda na. O, ito yung papasok tayo sa doctrine of predestination natin na pag-usapan. Kung napanood niyo yung aking naging content last year na nabubura ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay, nabanggit ko yung predestination. Kasi ganito, no? May mga theory na naglalaban-laban nung araw. Ang Calvinism at saka Arminianism. Ang Calvinism, ang tinuturo ng Calvinism na nakatakda na raw yung mga taong maliligtas. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kung hindi ka nakatakda, ay hindi ka maliligtas. Kung ikaw'y nakatakda, kahit magpakawalang ya ka, ligtas ka pa rin. Yun ang tinuturo ng Calvinism, which is medyo extreme nga naman. At ang Arminianism naman ay iba. Ang tinuturo ng Arminianism na hindi, may free will ang tao. Di ba? Ang free will ng tao, ano yung kakalad ka rin ka ng Diyos, kung ayaw mo sa Diyos, pupunta ka ng langit. So, yung mga pastor nung araw, hanggang ngayon, pinag-aaway nila ang Calvinism at ang Arminianism. Pero kasi ang totoo niyan, totoo na ang tao ay may free will. Halimbawa ako, pinili kong si Kristo bago ako mamatay. So free will ko to. At yung free will na yan, isang beses ko lang ginamit yan at hindi na mababago pa. Ibig sabihin, kung pinili mo si Kristo, ibig sabihin, sa kanya ka na. At meron namang isang Kristiyano na hindi pinili si Kristo. So ano yun? Paano mangyayari yun? Tapos sasabihin mo, nakatakda ka na. This is how we harmonize the scripture and the theory. Ang Diyos totoong namili. Ito ang tanong, bakit hindi ba kayang gawin ng Diyos na makita yung future natin? Na sa dulo ng buhay natin, halimbawa, magbabanggit ako ng pangalan dito. Halimbawa, si Angelo Diaz, sa dulo ng buhay niya, tinanggap niya ang Panginoon, nanampalataya siya. Yung ba, hindi ba pwedeng makita ng Diyos yun nung bago palikain ng sanlibutan na merong ipapanganak na Angelo Diaz sa gantong pecha at sa gantong pecha ay makakilala siya sa akin at tatanggapin niya yung biyaya ko? Hindi ba pwedeng gawin ng Diyos yun? Yun ang amazing doon. Kaya ang totoo niyan, si Angelo may free will, tinanggap niya ang Kristo. Ang Diyos naman, nakita na niya, kaya sa simula pa lang, sinulat na niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. O, di harmonize, di ba?
Kasi ang sikreto roon, ang Diyos, nakita niya na ang future mo. Kayang-kaya niya mag-time travel. Kasi nga, ang Diyos ay walang time. Hindi siya subject ng time. Kaya ang time travel ay posible talaga sa kanya. Kasi siya ang may hawak ng time. Ang Diyos lang ang may pwedeng makagawa ng time travel. Yung word na time travel, alam kong strange to sa inyo, pero this is how I explain to you kung ano yung ginawa ng Diyos. This is only a layman term, pero wala to sa Bible, no? Pero yung theory sa Genesis na ang Diyos nilikha niya ang time, space, and matter, o yung tinatawag na yung creation, ibig sabihin, hindi siya subject ng time. Iba yung time ng Diyos sa time natin. Eh yung nga sa Diyos, yung isang araw, 1,000 eh. 1,000 taon ay sa Peter. Pero sa atin, 24 hour. Tingnan nyo, di ba, no? So, dapat nating maintindihan, kayang-kaya ng Diyos na makita ang future ng buhay mo. Kaya sa simula pa lang na bago likain ang mundo, bago pa magkasala si Eva at Adan, sinulat niya na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya balik tayo sa verse na to, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako pinanganak. O, yun yun. Yun ang magic doon. Ang magic doon, nakita na ng Diyos ang buhay ni Apostol Pablo na ito ay tatanggap sa akin at mananampalataya sa akin. Kaya kahit na napakawalang yan niya nung una, siya ay nakatakda na palang maligtas kasi nakita ng Diyos ang dulo ng buhay ni Apostol Pablo na si Pablo ay mananampalataya sa kanya. Wherein nangyari nga ito nung tinawag siya sa ano bang road to? Nung siya ay binulag, after 3 days siyang binulag. So, nakalimutan ko ang istorya na nasa Acts po yon. So, yan na. Yun po yung magic dito. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. O, di ba? Nakatakda na kasi dahil nakita ng Diyos yung dulo ng buhay mo. Ah, ito palang si Edwin, magde-desisyon na ganito, tatanggap pala sa akin. O sige, anong petsa ngayon? Wala pang 1,000, sinulat ko na. Diba? Ganun po yung, maging kayo po na hindi aksidenteng nandito sa bulwagan na ito, sa ating online, na kung kayo po ay nanampalataya kay Kristo, nakatakda na pong mangyari ho talaga yan. Kasi nakita na ng Diyos yan bago pa ginawa ang 1,000. Kaya yun ang sinasabi niya rito na bago pa siya ipinanganak, ganun din si Pablo, lahat po tayo. Verse 16, at nang ihayag sa akin ang kanyang anak, upang may pangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. O, diba? So, ibig sabihin, nung pinahayag sa kanya ng ating Panginoong Jesus ang kanyang dapat ituro sa mga hintil, hindi siya humingi ng payo kanino man, hindi siya tumanggap ng turo kanino man, sabihin, pure 100% ng ating Panginoong Yesus ang nagsabi sa kanya na ituturo niya. So, tingnan nyo, no? Kaya gusto kong simulan kayo sa Galatian para malaman nyo muna yung history ni Pablo. Verse 17, ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia. Ayun! Sa Arabia pala siya tinuruan ng Diyos. At pagkatapos, bumalik ako sa Damasco. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Bishop Emmy na tinuruan si Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesus sa Arabia. So, narinig ko ito sa preaching niya. So, tama. Ito pala yun. Ito pala yung verse na yun. Verse 18, pagkaraan ng 3 taon, 3 years, tama yung sinabi ni Bishop Emmy, 3 years, pumunta ako sa Jerusalem. So, ibig sabihin, 3 years siya na sa Arabia, tinuruan siya ng ating Panginoong Yesus, tapos after 3 years, pumunta siya sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. O, di ba? Nagkaroon pa pala ng fellowship si Apostol Pablo kila Pedro. Si Pedro kasi ay nasa Jerusalem. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo noon pa man na si Apostol Pablo, ay Apostol Pedro at yung mga 12 alagad ni Kristo ay sa Hudyo. Kaya sila nasa Jerusalem. Diba? Ayun ibig sabihin nun. Pagpatuloy po natin, wala akong nakitang isa pang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Si Santiago po kasi ay biological brother ni Jesus Christ. Kaya isa siya sa mga leader ng iglesia nung araw sa Jerusalem para sa mga Hudyo. Okay? So yun po yun.
Verse 20, totoong lahat ng sinusulat ko sa inyo, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Okay, so authority yung pinag-usapan dito na firm na ito'y galing sa Diyos. Verse 21, pagkatapos pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga Kristiyano sa Judea. Ah, hindi pala siya popular noon, kaya nagpunta siya ng Cilicia. Okay. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, ang dating umuusig sa atin ay nangangaral lang ngayon ng pananampalatayan dating sinisikap niyang wasakin. So yun ang code name, yun ang tingin ng mga Kristiyano sa kanya nung araw. Kaya medyo aloof pa rin yung mga Kristiyano sa kanya kasi nga dati itong persecutor. Sabi dito, no? Sabi to si Pablo daw ay dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon. O di ba, patotoo to ng mga Kristiyano. Sa pananampalatayan, dati niyang sinisikap mo sa akin. Ibig sabihin, yung full grace na o yung Christianity, teaching of Christianity na gusto niyang wasakin, yun yung pinapangaral niya ngayon. Parang ako din. Dati akong against sa full grace. At I have a documentation na gusto kong i-prove sa inyo na talagang meron akong isang conversation kay Bishop Emmy noong 2017 na talagang inaaway ko siya sa online. Inaaway ko talaga siya. Sabi ko, basta alam niyo na yun eh. Inaaway ko siya pero na-realize ko bandang huli, tama pala yung sinasabi niya. Ngayon, yung full grace na ayaw kong ituro ng araw dahil malaking question sa akin ng full grace na ngayon, ako na nagtuturo ngayon. So, ganun din kay Pastor Pablo. Dati siya nagtuturo ng law, pero ngayon, nagtuturo na siya ng grace. Yun po yung... Ganun, kasi wala imposible sa Diyos eh. Sa totoo lang, dating kaaway, kakamping ngayon, di ba? Wala imposible sa Diyos. Dating walang niya, ngayon matino. Kasi tutuusin, mas effective pa nga talaga yung mga dating loko-loko na naborn na gin. Sa totoo lang, mas effective yung kasi they know what is the dark side ng sanlibutan. Kaya kaya nilang ipangaral yung mga bagay na ilalantad, kaya nilang expose yung karumihan ng sanlibutan na ito. Sa Galatians chapter 1 verse 24, kaya nagpupuri sila sa Diyos dahil sa akin. So hinto muna tayo sa chapter 1 at magmuni-muni muna tayo na sinabi rito sa mula verse 1 hanggang verse 5 ay yung tinatawag na pagpapakilala ni Apostol Pablo na siya ay nagtuturo na galing sa Diyos, tapos tinita niya ang buong Galatia na huwag kayo maniniwala sa mga maling turo. Pag yung gospel ay iba, sumpain sila, mapunta sila ng impyerno. So yun yun. At pinatotoo rin ni Apostol Pablo dito kung paano siya tinawag. So yan po yung chapter 1. At next week po ay chapter 2 naman ang ating pag-uusapan. So ang big idea ngayon is simple lang. Credible na talagang tinawag ng Diyos si Apostol Pablo para sa ating mga hintil ang at isa rin ang maoobserbahan natin. Talagang binibida niya si Jesus Christ. Wala siyang ipinagmamalaki. At sumpay nawa yung mga tao nagtuturo daw ng maling gospel. Yun po yung pinakamensahe po ng Galatians chapter 1. So doon lamang po ang aking topic ngayon. At pwede na ho tayong magtanong, pero sandali lamang po. No? Open ko lang yung comment section. Mag-type lang kayo ng amen. Okay, so si Jason Galvez ang unang magtatanong. Sir Jason Galvez, pwede na po kayo magsalita. Sir Jason Galvez. Hello, good evening, Pastor. Oh, good evening po. Sige po, magtanong na po tayo. Pastor, okay lang po. Mamaya na lang po. Iisip lang po ako na yung tatanong. Po muna ako na. Okay lang po ba? Oh, sige, i-wave kita. I-wave kita. Balikan nyo na po. Balikan kita after na itong tanong. Sige. Sige po, salamat po. Okay. Salamat po. Okay, so isang ikot pa uli.
Si Ma'am Jennifer, pwede na po tayo magtanong. Ma'am Jennifer De Quiros. Hello po, Pastor. Hello. Nang malinaw. Konti lang po. Medyo may paraan pa ho ba para maging mas malinaw? Wait lang po. Sige po. Ayan po, Pastor. Yan. Sige po. Magandang gabi po, Charito Day. Mm-hmm. May gusto lang po akong itanong. Kasi dati po, meron akong dati ka-devotion. Every may time po kami, nagpe-pray po kami. Uh-huh. Ngayon, po siya? Yung dati po, doon ako sa kanila naka-anib. Tapos yun nga po. Parang yung lagi akong may lagi akong may parang pakiramdam ko lagi akong about sa mga yun nga yung sa mga tinuturo mo nung dati kong pinakikinggan. Uh-huh. Yun nga siya, yun nga po yung sinasabi ng perverted gospel. Yung uh-huh. For my works, yung ganun. Tapos di nung na sabi ko, Lord, parang di ako, parang nagpray ako na gusto ko malaman kung sabi ko gusto ko pong yung totoong puro. Uh-huh. Gusto ko pong mas maunawaan yung salita nyo, nang hindi po ako nakakaramdam ng pag-aalinlangan. Sabi ko pong gano'n. Tapos yun po, yung kakaano ko sa YouTube, yun nga na timing ko po yung YouTube nyo na click ko po, tapos pinakinggan ko. Uh-huh. Ayun, parang nagkaroon po ako ng na parang doon po gumaang yung pakiramdam ko na sa hindi katulad dun sa naunang na parang lagi akong may doubt sa sarili ko. Na parang lagi akong may takot na baka hindi ako masama sa rapture kasi nga hindi ko nasusunod yung mga utos, gano'n. Uh-huh. Tapos yun po, tapos sinabi ko sa kanya na shinare ko sa kanya. Tinanong ko yung ka-prayer, ko ng prayer. Kasama ko lagi, ka-devotionan ko. Tinanong ko siya, Brother, ano po bang gospel yung tinuturo doon sa church na yun? Sabi niya, wala naman daw pong ibang gospel. Yung isa lang naman daw po ang gospel. Sabi ko, oo nga po, isa. I mean, full grace po ba yun? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, kasi po, ang is, yung, di ba, yung, hindi tayo maliligtas base sa gawa natin, sabi doon sa Ephesians. Uh-huh. Tapos yung parang hindi na po kami nagkakasundo, hindi na nagkakaisa yung namin. Hindi na po ako, pag inaaya niya akong mag-pray, umaayaw na po ako kasi yung prayer din po nila is hindi yung napakinggan ko po sa inyo, yung po pala yung tamang prayer na hindi na po natin kailangan humingi ng tawad araw-araw. So, kasi po, pinatawad na yun. Di ba po, pinatawad na yun. Tapos ayun, parang nagagalit po tuloy siya sa akin. Ano po bang ko doon? Kasi parang galit po sila sa mga po, dito po nga sa biyaya, parang galit po sila sa ganun. Parang nagkaroon na po siya ng galit sa akin, parang pakiramdam po ganun po. Tapos sinasabi niya na, parang wala na po kaligtasan sa full grace. Yun po. Salamat po sa patutuon niyo po at sa tanong. Alam ko mahirap po yung pinagdadaanan niyo kasi ako rin, pinagdaanan ko rin yan eh. Confused kasi nga meron tayong paturoan na nakasanayan at mahirap baliin. So totoo lang po, mahirap po baliin yung yung pag nagkakasala ka tapos hindi ka hihingi ng tawad. Hirap no? Hirap baliin nun unang-una. Naiintindihan ko po yun. Ako rin dati, pag nagkakasala ako, pag hindi ako humingi ng tawad, parang nangangati akong humingi ng tawad sa Diyos. Pero kasi, ang conviction naman sa akin, nawawalan ka naman ng faith. Sa panahon pa naman kasi ng mga Kristiyano, kailangan mo kasi manampalataya sa kay Kristo Kasi sabi ni Kristo, kaya siya namatay sa krus, para patawarin ang ating kasalanan. Yung manampalataya sa kanya, pinatawad na.
E pag humingi ka uli ng tawad, parang lumalabas tuloy nun na wala kang tiwala kay Kristo. Yun naman ang problema nun. Kaya nga lang kasi nasanay na natin. Ngayon, ganito yan kapatid. Alam kong medyo confused ka pa rin. Deep inside, meron ka pa rin mga tanong tungkol sa full grace, etc. So pag patuloy mo lang ginagawa mo, stay ka pa rin. Bigyan mo ng chance yung Panginoon sa'yo na paliwanag yung tinuturo ng full grace. Ngayon, regarding naman doon sa mga kaibigan mo, wala tayong magagawa. Kaibigan mo yung mga yun eh. Pero kung talagang mahal mo sila, panalangin mo na lang sila na maunawaan nila. Pero kasi, sa totoo lang, kahit ipaliwanag mo sa kanila to, hindi nila to maiintindihan. Ang tingin nila dito ay kulto. E ako rin dati, tingin ko sa full grace, kulto eh. Itong mga pinagtuturo ko dati, ayoko nitong turo na to eh. Kasi nga, nanay, sabi ko, turo to ng mga heretics, kulto to. Pero hindi. Ba't ang huli, hindi rin. So, ang problema lang kasi, meron na kayong kasing ano yan, emotional ban eh. Meron na kayong mga pinagsamahan yan eh. Okay. Baka pwede namang hindi maapektuhan yun. So, ang maganda lang gawin mo, manahimik ka na lang, kaya mo sila. Ngayon, kung talagang dinadala kasi sitwasyon, kung malala ng sitwasyon talagang, gusto mo na, mag-desisyon ka na kung iiwanan mo na sila o hindi. Kasi yun mahirap. Ano nga po kasi pastor, lagi po niya akong inaaya na magdasal. Tapos lagi ko na po siyang tinatanggihan kasi nga po yung prayer nga po is hindi po, iba po yung prayer nila, lagi pong nauuna yung hingi ng tawad. Sabi ko nga po, hindi na natin kailangan pagpaulit-ulit na humingi ng tawad kasi nga pinatawad na po tayo sa lahat ng kasalanan. Eh hindi daw po gano'n. Kaya ang ginagawa ko, hindi na lang po ako gumugyon sa prayer nila. Sabi ko, magkaiba na po kasi kami ng faith. Sabi ko, by grace na kasi ako, hindi by under the law. Sabi ko gano'n. Tapos yun nga, sabi niya, mababaw daw po yung turo ninyo, ganyan, iaral lang. Sabi ko, paano naging mababaw? Yun nga yung totoong pag-aaral ang ginagawa nila kasi talagang inaano nila para maipaliwanag sa lahat ng tao. Yung tunay na kahulugan ng bawat mensahe sa Biblia, sabi ko gano'n. Kaso ayaw po niya, hindi na. Oh, dapat kasi sa kanila, maintindihan nila yung ano eh, yung na may tinapos na si Kristo, may bagong tipan na pagdidivide ng scripture. Kaya nga lang kasi sa totoo lang, kahit ipaliwanag mo sa kanila to, hindi mangyayari. Ang pinaka-first base mo talaga sa kanila, maborn na gin sila. Ang pinaka-una mo talagang dapat magawa ng solusyon dyan, kung mahal mo sila at nais mo silang maligtas, unang step mo dyan, panalangin mo sila na mabigyan ka Lord, na Lord, bigyan mo ka ng pagkakataon na ipayag sa kanilang salita na Diyos, makakilala sila. Ngayon, pangalawa, pag nabigyan ka naman ng pagkakataon, bigyan ka ng wisdom na kung paano sasabihin. Kasi una talagang dapat dyan maboy naging sila eh. Maintindihan nila, una, yung gospel. Ano ba yung gospel? Na si Kristo may ginawa. Dapat kasi nila maintindihan na may ginawa ho si Kristo na hindi natin alam, na kinubli ng reliyon sa atin. Tsaka yung tinatawag na pagdi-divide ng scripture. So, yun ang dapat nilang maipaliwanag mo sa kanila na si Kristo ay may ginawa na pinatawad ng ating kasalanan kung mananampalataya sa kanya. Yun ang kaligtasan. Yun talagang dapat nilang maintindihan. Pero kung mahirap talaga, pakiramdaman mo rin ang Diyos, tanong mo rin sa Diyos, Panginoon, ano ba plano mo? Ngayon, kung ang plano ng Diyos, agaya ko, pinipilit kong brasuhin ng Diyos na Panginoon, gusto ko pa makilala itong pastor kong ito, ganto, 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 ganto. Walang nangyari eh. Ang nangyari, nauwi sa hiwalayan. Sabi ko, Lord, nais ko sila maligtas, ganto, ganto, ganyan. Ang conviction ng Lord sa akin, may tamang panahon na lahat. Kaya lang, talagang mauuwi talaga sa hiwalayan ang mangyayari niyan. Hindi kasi tatagal yung espiritu mo dun sa ano eh, sa toro nila eh. Kaya yun ang magiging problema. Pwede mo na lang silang pakisamahan, hindi sa ngalan ng reliyon, kundi bilang civil. Cannot harm them.
pwede mo na lang silang pangaralan o pakisamahan. So magitan na lang siguro ng hindi na sa religion. Huwag mo na lang silang samahan sa religion, sa ibang bagay na lang. Tapos antayin mo yung tamang timing na sila ay na magkaroon ng chance na mabuksan ng sila sa gospel. Tsaka aral ka rin kapatid, aral ka pa. Para nang sa ganun handa ka sa susunod na pag-uusap nyo. Hello? Hello po? Hello po. Ay, nawala na yata si ma'am. Nandiyan pa ba si ma'am? Hello po. Ayun. Hello. Okay. Oh, ang gawin mo na lang, pakisama mo lang sa sila sa ibang bagay, pero sa reliyon, manahimik ka na lang muna siguro. Kung talagang mahal mo sila, ayaw mo silang iwan, sa ibang bagay mo lang sila pakisamahan. Pero pagdating sa reliyon, off-limit ka na lang siguro. Hintayin mo na lang yung tamang timing. Pakiramdam mo rin ang Diyos. O kaya, ingin mo sa Diyos, may pabor ang Diyos sa'yo. Panginoon, nais ko maligtas sila. O, panalangin mo na lang. Yun ang the best doon. Gagawa't gagawa ang paraan ng Diyos dyan. Eh, di mo sukat kalain na darating ang oras. Boom, bigla na lang sila maliliwan na agad. Sa una lang siguro. Okay po. Salamat po, Pastor. Okay. So, tandaan nyo to mga kapatid. Kung meron man tayong mga kakaibang karanasan sa ibang tao na against sa tinuturo natin, tandaan niyo po, pahalaga na lang po natin yung relasyon natin sa kapwa natin. Na hindi sila ma-offend, na hindi sila maiinis sa atin, kahit na iba yung pananampalataya natin. I-value pa rin natin ang relationship. Huwag naman sanang dumating sa punto na dahil lang dyan sa religion na yan, dahil sa pang-ano na yan, nasira yung pagiging magkakaibigan nyo, pagiging kamag-anak nyo. Huwag naman sanang ganun. Pag sumikapan pa rin natin silang abutin, kasi tayo po yung nakakaunawa. Nawain lang natin sila kasi remember, sila tayo din ay ligaw din dati. Ganyan din tayo nung araw. Pinagtatawanan nga din natin dati yung mga nasa full grace. Pero ngayon tayo nasa full grace na tayo nakakaunawa, tayo na lang po umintindi. Kasi wala tayong panalo dyan eh pag yun ang sineran mo sa kanila. Kaya ang the best talaga niyan, eh, makapakinig lang sila ng Word of God. Nang sa ganun eh, ang Diyos lamang po ang makakapagpahintulot po niyan. Kaya bandang huli, lalapit pa rin tayo sa Diyos niyan. Kung gusto niyo makakilala yung kamag-anak niyo o mga amahan niyo sa buhay. Okay. So, salamat po, Sister Jennifer. Balikan ko si ano? Paano na to? Sino ba yung kanina? Si kapatid, pwede ka na ba magsalita? Pasensya ka na, nakakalimutan ko yung mga pangalan. Boss, Jobik. Jobik po. Kayo ba yung kanina? Opo. Ayaw ko lang po, Jobik. Pastor. Jason Galvez. Sino ba yung kanina? Ay. Letter J yun eh. Jobik. Ako po. Ay, baka hindi pa ako yun. Oh, sige po, Sir Jason, kayo. Si Galvez po yun. Sir Jason po. Sige po, Sir Jason, pwede na ho kayong magtanong uli. Ipagpatuloy niyo na po yung gusto niyo itanong. Gusto ko lang po tanong, Pastor. Kasi sabi po ng tatay ko, kailangan daw po mangumpisal sa pare para daw po mapatawad tayo sa ating kasalanan. Mm. Ngayon, sinasabi ko po kasi sa kanya na hindi na po naman kailangan mangumpisal. Pwede po tayo humingi ng tawad direct to God. Mm-hmm. Eh sabi, ang sabi po niya is, kung ganun po, direct to God, saan daw po ba mababasa yon? Kasi siya, ang sinasabi niya na kaya kailangan daw po mangumpisal dahil po dun sa, nakasulat daw po dun sa Job 42 verse 8 na sabi ng Diyos hindi siya makikinig sa inyo dahil kayo makasalanan. Job 42 verse 8. Opo. Tapos binigay na daw po ni Kristo yung authority na mababasa rin daw po sa Matthew 16:19.
yung mga apostol na pinagbilinan daw ni Kristo. Hmm. Eh, basahin natin yung mga verses na yan. Pag-aralan natin. Okay? So, una, meron ako yung verse na papakita sa'yo mamaya, pero tawag dito, i-fact-check muna natin yung mga verses nila. Una, Hob. Di ba, basahin natin yung Hob. Hob 42 verse 8. Opo. Okay, sa pag-aaral po ng Bible po, sir, atay, ang Bible po ay sinulat sa ano, kada libro, hindi po verse. Kaya dapat inaalam po muna natin ang buong chapter. Kung ito, chapter 42, hindi lamang po dapat verse 8 ang inaalam natin, kundi verse by verse sa bawat chapter. Ngayon, sabi rito, no, sa kung babasahin lang natin to ng isang verse lang, sabi rito, kaya ngayon, kumuha kayo ng pitong toro at pitong tupa, dalin niyo ito kay Hob at sunugin bilang handog. Ipagpanalangin ninyo kayo ni Hob, siya lamang ang pakinggan ko para hindi kayo pagbayarin sa inyong kaangalan. Dahil hindi ninyo sa paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa sa kanya. So, ang ano nyo po, no, ang kaisipan nila dito, oo yan, no, kailangan kay Hob kayo, ano, humingi kayo ng ano kay Hob. Eh, hindi nila alam, may istorya ho to. Ang istorya ho kasi nito, yung mga kaibigan po ni Hob ay nagsinungaling kay Hob tungkol sa Diyos. Ngayon, kung atras tayo ngayon sa verse 7, ngayon kasi ang tanong dito, sinong kausap dito? Si Hob. Sino nagsasalita? Ang Diyos. 'Di ba? Sino yung nagsasalita rito? Ang Diyos. Sinong kausap? Yung mga kaibigan ni Hob. 'Di ba? Hindi si Hob. Kung atras tayo ng verse 7, sabi rito, oh, tingnan niya. Ito ang problema pag dampot-dampot number sa mga Katoliko eh. Sabi rito, no, pagkasabi nito, kasi si Hob kasi, ito na, bigyan ko kayo ng background. Si Hob kasi ay matuwid na tao sa mata ng Diyos ng araw. Okay? Kasi under the law, sumusunod sa utusan, etc. I don't know kung under the law si Hob. Hindi ko alam kung anong panahon to eh. Pero kasi nung panuntunan doon. Ngayon, ang nangyari, si Satanas, sinubukan ng Diyos. Sabi niya, kaya mo lang pinagpapala yan dahil kailan naman mabait na kasi pinagpapala. May subukan mo hindi pagpalain niya, kundi sumpahin ka niyan. Kaya ang ginawa ng Diyos, sige, pahintulutan kita na huwag mo sak na ano yung si Job, huwag mo na siyang papatayin. Kaya ang nangyari noon, si Hob, na kandamatay-matay yung mga hayop niya, yung mga ubasan niya, yung mga kamalig niya, mga anak niya, namatay sa ipo-ipo, etc. Tapos nagkaroon pa ng ano si Hob, ng ketong. Tapos, naiwan yung asawa niya, silang dalawa. Yung asawa niya, walang ginawa kundi i-persecute si Hob. Na, yan, sumpay mo na yung Diyos mo, ganyan-ganyan, puro hirap na nangyasa mo, ganyan-ganyan. Diba? Pero dumating din naman yung time na si Hob talaga, nagtanong na sa Diyos, Panginoon, ano bang gagawin ko? Ganyan-ganyan. Tapos ito na yung senaryo na yun. Yung senaryo na merong yung mga persecutor niya, mga kaibigan, nagsinungaling kay Hob. So dito na papasok yung verse 7. Sabi nito, no, pagkasabi nito kay Hob, si Elias na tamaneo naman ang hinarap ni Yahweh. So nagsasalita rito ang Diyos. Yung Yahweh rito, mga kapatid, no, tatanong, marami nang tatanong sa akin itong Yahweh. Yung Yahweh dito, translation lang po ito ng Tagalog. Ang tunay na pangalan ng Diyos sa New Testament is YHWH, walang vowels. Nilagay lang ito ng vowels ng panahon na ito. Pero kung titignan mo naman sa ibang salin, Panginoon ito eh, Panginoon. Unawain nyo lang natin, mga kapatid, maintindihan lang natin. Pero hindi naman ho Yahweh ang pangalan ng Diyos, kundi wala ho siyang vowel. Okay? Hindi na ho big deal kung ano pangalan ng Diyos, mga kapatid. Marami yung nagko-comment sa kanya, bakit Yahweh ang pangalan ng Diyos mo? Dapat gantong pangalan ng Diyos mo. Hindi ho big deal sa Diyos ang pangalan niya sa panahon natin ngayon. Hindi na ho na-offend ang Diyos dyan. Kahit itawag nyo sa kanya Yahweh o Jesus Christ,
Di na mo. Pero pa nga, ibang mga churches ngayon, gusto nila Yeshua. O eh, gusto maging Hebreo yung mga ibang church ngayon. Eh. Gusto nila, eh Pilipino tayo eh. Pwede mo naman tawagin Yahweh yan eh. Eh Yahweh tayo eh. So wala naman masama dun. Di naman big deal sa Diyos yung pangalan. So ito ay translation lang ng Tagalog, kaya Yahweh. Yahweh, Diyos po yan. Sinabi rito, no? Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin at tulad ng ginawa ni Job. O di ba, nagagalit pala ang Diyos sa mga kaibigan ni Job. Okay? Yun ang senaryo dito eh. Ngayon, ito na yung verse na mahiwagang verse na binigyan ng maling kahulugan ng ibang mga nagtuturong pare. Sabi niya, kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Sino ang pinapakuha ng 7 tupa at 7 toro? Yung mga ano, yung mga kaibigan ni Job na may kasalanan sa Diyos. Sabi niyo, dali niyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job sa lamang pakikinggan ko para hindi kayo magbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng katotohanan. So ibig sabihin, ang Diyos, galit lang dito. Ang context dito, mga kapatid, ang pinapagalitan ng Diyos, yung mga kaibigan ni Job. Eh, ang kausap po dito, yung mga kaibigan ni Job sa panahon na to, hindi po panahon natin to. Diba? Dalin niyo ito kay Job, sunugin bilang handog. Sino yung kausap? Mga kaibigan, no? Dalawa mong kaibigan. Oh. Kaibigan ni Job. Ito ay specified lang sa panahon na ito. Dahil nga nagsinungaling yung dalawang kaibigan ni Job kay Job, kaya nagalit ang Diyos, kaya sabi niya, sige kay Job muna ako makikinig. Pero it doesn't mean na ang lesson dito, kailangan merong pare na may mangungumpisal sa'yo. Ba't mo ikukunin? Upo na, di naman pare si Job. Pangatlo, wala pang Romano-Katoliko ng panahon na to. Aanyari. Yan ang problema sa mga nagtuturo ngayon. Para mapatunayan na yung sinasabi nila ay totoo, kukuha sila ng sitas ng Biblia at ikokonek nila sa panahon nila. Di ba? Ganyang katindi ang mga nagtuturo ngayon. Pero ang konteksto dito ay si Job, yung kaibigan niya. Ang Diyos nagtatampo sa mga kaibigan ni Job. Kaya sabi ng Diyos, Job, sa iyo lang ako makikinig kahit sa mga kaibigan mong yan sinungaling. Oo. Yun ang senaryo dito. Hindi rito tinuturo na kailangan merong banal na tao na may na kailangan mong pangumpisalan. Oh. Eh, ang tanong, saan nakuha ng Katoliko yung pangungumpisal sa pari na yan? Di ba? Oh. Eh, wala sa Biblia. Meron pang isang verse dito eh. Sinasabi si Kuya. Yung Mateo 16:19. So, ito, malinaw dito ha. Hindi tinuturo sa verse na ito na kailangan merong isang taong namamagitan para manalangin, kundi ito ay sitwasyon lamang na ang Diyos ay nagalit sa kaibigan ni Job, kaya ang sabi ng Diyos, sa'yo na lang muna ako makikinig kaya sa mga kaibigan mo. Istorya ho ni Job, hindi po ito istorya ng tao, hindi ito istorya ng sangkatauhan. Huwag niyong i-connect ang sarili niyo rito. Okay? So, yan. Malinaw na ho yan, out of context na naman itong mga pari na to. Pangalawa pala ito. Ano ba? Mateo 16:19. Yan ang problema kapag dampot ng verse at hindi mo inaalam ang context, magkakaroon ka ng sariling interpretasyon. Dapat kasi, pag nagbabasa ho tayo at nagtuturo ng Biblia by context, hindi yung isang verse lang, focus ka na doon. Diba? Mateo 16:19 daw. Ano kaya tanong ni Kuya dito? Mateo 16:19. Kuya, ano tanong mo rito sa Mateo 16:19? Ano po pala, Pastor, yung Mateo 18, verse 15 to 17? Ah, Mateo 8. Mateo 18 pala, 15 to 17. Opo. Sige, basahin natin, Sir Jason, ha? Sabi rito, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang inyong pagsasamahan ninyong mga kapatid. O, okay lang naman to. Wala naman problema rito. Hindi naman to kautosan. Kung saan na practical to ng relasyon sa tao eh.
Verse 16, tuloy natin. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa pa o dalawang tao upang lahat ay pinag-usapan ninyo ay napapatunay ng dalawang saksi. Guys, ito natural lang to. Kapag kahit barangay, pwedeng, kaya nga iba nagpapabarangay eh. Pag merong hindi nagkakaunawa ng kapitbahay, kailangan mo nang ipabarangay. Para sa barangay, may witnesses. Wala rin pagkakaibayan dito. Practical to. Kung ayaw daw makinig pero meron kang kapatid o kaibigan daw o kapitbahay na hindi marunong makinig, ito practical na payo ni Jesus Christ. Magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. O, ang best example dito, yung barangayan system. Okay? O, sige, tingnan natin. Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. Oops! Sigurado kayo, church ang binabanggit dito. Tingnan natin sa King James Version, baka naman hindi. O, church nga. O, sige, church, iglesia. Sa bagay, ang church ay believers. So, sige. Okay. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Again, ang kausap ni Kristo rito, yung mga taong under the law. Ngayon ang tanong, kapatid na Jason Galvez, ano ang tanong mo dito? Ano ang tanong niyo po rito? Hindi, wala naman po, Pastor. Ang inaano ko lang po kay tatay, yun nga po, under the law po yan. Ini-insist niya po kasi na kailangan daw po talaga lumapit sa pare para mangumpisal, para mapatawad daw po tayo. Kasi sinabi niya, ipakita ko daw o ipabasa sa kanya yung sinasabi po natin na direct to God. Meron daw po ba sa Bible na sinasabi na dapat direct to God tayo, na hindi na tayo dadaan sa pare. Yung pare daw po, may authority po yan para ipagdasal tayo sa mga kasalanan natin. Hindi naman daw tayo pumupunta sa pare para sa pare tayo humingi. Kumbaga, humingi lang po tayo ng para intercession na tulungan tayo ilapit para mapatawad lalo. Opo, naintindihan ko po kasi dati rin akong Katoliko, dati rin akong sakristan. Pinag-aaralan namin ang katikisim, kaya nga ako gumagawa ng content na ganyan. Okay, ganito po yan, Sir Jason Galvez. Ngayon ang tanong, saan sa Bible matatagpuan na kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos? Ito po yung verse. Ito, alam to ng ibang perverted eh. First John. Ito po, unang 1, kapitulo 1, versikulo 9. Ito, letra for letra po ito, tay. Sabi dito, subalit, kung ipapahayag natin sa pare. Pare ba nakalagay dito, pare? Hindi ah. Pare ba? Ulitin ko, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Wala naman pare eh. Diyos nakalagay pala eh. Subalit ipapayag natin sa Diyos, hindi naman sa pare eh, ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. Ayan. At lilinisin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Bakit daw? Sapagkat siya ay matuwid. Ayan, knock out yung verse. Ang linaw, letra for letra po yan, no? Eh, sabihin naman ng ibang born again, ay, yung kasalanan na paghingi mo ng tawad sa Diyos araw-araw, eh, really? King James, alam natin sa ano, if we confess our sins, anong sins ang binabanggit dito? Pakita ko muna sa inyo. Sabi dito, if we confess our sins, ito yung sins, anong sins to? Hamartia. Yung ating sin nature. Yung ating pagiging makasalanan, hindi yung kasalanan na, yung pagiging makasalanan mo. Ibig sabihin, sinner's prayer to, isang beses mo lang gagawin. Pang-unbeliever po ito. Kaya itong verse na to ang magiging tools natin para i-refute yung sinasabing kumpisal at i-refute din yung pagiging ng tawad sa Diyos araw-araw.
Okay? Ayan, nakita-kita nyo, hamartia po yan, dito hamartano. Ang hamartano po kasi, yung verb, yung bunga ng iyong pagiging makasalanan, yung araw-araw mong nagagawa. Pero ang i-confess mo dito, yung kasalanan mo, yung pagiging makasalanan mo. Pero the point is, sa usapang Katoliko naman, alinaw-linaw, na pwede kang dumiretso sa Diyos. Subalit kung ipapahayag natin ang natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos na hindi na kailangan ng pare at sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. So hindi na kailangan ng pare. Eto Sir John Galvez, pakita niyo po ito sa tatay niyo, baka maliwanagan po siya. Unang 1, Kapitulo 1, Versikulo 9, na direktong tinuturo ng Biblia na hindi mo na kailangan ng tao para mangumpisal, kundi sa Diyos mismo. Tandaan nyo, no? Ang tao talaga, gusto lagi, ang tao natataas eh. Mabuti na lang, nandiyan si Father, kundi nandiyan si Father, ako hindi na pinatawa. Sino na itaas? Si Father, hindi si Kristo. Pero kung kukumpisal ka sa Diyos mismo, ang Diyos ang naitaas. So tinignan yung turo ng Katoliko sa turo natin. Yung turo ng Katoliko, ang tao tinataas. Ang turo natin, si Kristo ang tinataas natin. Ako yung tinuturo ko, eto, Biblia, binabasa ko lang naman ng Bible. Di ko naman turo yan. Ayan, no, Bible may sabi. Di ba? So sa tingin ko, Sir John, na kahit o paano, na isagot ko na po yata yung tanong niyo po. Meron ho ba kayong hindi naliwanagan? Okay na po, Pastor. Ipapabasa ko na lang po sa tatay. Opo. Panalangin niyo po yung tatay niyo po na maliwanagan po siya. Alam kong biktima lang po yung tatay niyo. Hindi ko naman po ako against sa mga Katoliko, no? Against ako sa mga kolonyal na tinuro ng Romano. Mga banyagang bansa na yan. Na actually, actually po, Pastor, ang pinaglalaban din po niya kasi is yung simbahan daw po may authority sa Bible. Kasi wala pa daw pong Bible, may simbahan Katoliko na daw po. Ibig sabihin? Ibig sabihin, wala pa si Eva at Adan, may Katoliko na. Ganun ba yon? Kasi ang Bible, sinulat panahon ni Moses. Ibig sabihin, nauna pa sila kay Moses. Kailan ba naitatag ang Katoliko? Pakita ko sa inyo. Kailan ba naitatag ang Katoliko? O, basahin natin. Google natin, ha? Google, hindi po nagsisinungaling. Credible po yan. Pakita ko sa inyo. Really? Tignan natin. Baka naman, bigyan natin ng chance. Okay. Ito, Google, ha. Type ko rito, when Roman Catholic started. Ayan. Okay. According to Handbook Theology, official beginning of Roman Catholic Church occurred in 590 CE or before Christ CE. Kailan sinulat ang Book of Genesis? Okay, ang Bible, Book of Genesis. Kailan sinulat ang Book of Genesis? When Book of Genesis written? Oh, ayan, no? 1450 BC. Ibig sabihin, ilan libong taon na nasulat ang Bible, wala pang Katoliko. Oh, eh sinong paniniwalaan po natin? Ibig po sabihin po yata ni Tatay, hindi pa po nako-compile, kalat-kalat pa po yung mismong Bible. Oh, eh tanong natin, sino bang sumulat ng Bible? Who wrote the Bible? God wrote the Bible, syempre. The Holy Spirit moved like Moses and Apostle Paul. Teka muna, si Moses ba Katoliko? Hindi, di ba?
Ayun, ang confused tayo rito. The Holy Spirit, ang sumulat daw ng Bible, ang Diyos. So doon pa lang sablay na, hindi katoliko. Pangalawa, the Holy Spirit moved prophets like Moses and Apostle Paul. Sila yung sumulat. The individual books written by many authors for many years in many places, different. Oh. So, ba't walang katoliko dito? Yun ang problema. O hindi kaya hindi katoliko, kundi talagang Bible, ang Diyos ang sumulat ng Bible. Diba? Yan po yung ginawa sa atin ng ginawa sa atin ng nila ng mga Espanyol. Yan ang ginawa sa atin ng Romano-Katoliko sa Pilipinas. Hindi nilang tayo na mahabang panahon. Ngayon, hindi na pwedeng malin lang tayo. May social media na, may internet na. So, hindi na pwedeng pasinungalingan yan. Una, ang Bible po, ang sumulat po niyan, tama po yan, ang Bible ang sumulat, ang Diyos. Ang Holy Spirit po ay Diyos na nangusap kay Moses, na wherein sinulat yung Genesis, Exodus hanggang Leviticus, sa mga ibang propeta. At sa New Testament naman, more on, ang general sumulat po ng New Testament ay si Apostol Pablo. Tama si Google. Actually, hindi naman si Google to eh. Ito pa, who originally wrote the Bible? The believer says that Prophet Moses and Apostle Paul and God himself are the main authors who wrote the Bible. Di ba? So, bakit hindi katoliko? Dapat katoliko ilagay dito. Bakit hindi? Yeah? Pakisabi na lang po, sa papa nyo po, kailangan po nila mag-research maigi. At yung 1 John 1 na yung pakita nyo na lang po yung verse. At sana humaliwanagan sila. O kaya, panood nyo na lang po ito sa kanya next week ng Sunday morning. Naka-live naman to. Panoorin na lang po niya yung live na pinag-usapan po natin ngayon. So in conclusion po, ang salita ho ng Diyos ayon sa Bible, pwede po tayo manalangin sa Diyos direkta na wala nang sino mang taong namamagitan, at ang sumulat po ng Biblia ay mga apostol, mga Hudyo, mga Jewish na tao, hindi po mga Romano. Sir Jason, meron pa ho bang malabo dun, sir? Okay na po, Pastor. Pasama na lang din po sa prayer na. Actually, sa akin po, Pastor, wala naman po kung ano, kahit Katolik po yung tatay ko. Mm-hmm. Ang inaano ko lang po na manampalataya po siya kay Jesus para maniwala po siya na para maligtas siya. Eh, kaya lang po, mas na ano po siya sa works. No, eh, Sir Jason, alam ko naman na intindihan mo itong pinag-aaralan natin. Ang may papayo ko lang sa iyo, panalangin mo lang yung papa mo. Alam ang magda-drive sa iyo rito yung pagmamahal mo bilang magulang. Tandaan mo, kapatid, kapag nanampalataya kay Kristo, isa sa pangako doon na ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. So ibig sabihin, panampalatayanan mo tatay mo, darating ang panamaliligtas yan. Ito ay kung hihingin mo sa Diyos. Kaya ang the best pa rin yan talaga, kapatid, ay wala eh, away lang yan kapag sinabi mo sa kanila to eh. Ipanalangin lang natin yung tatay mo na, Panginoon, paboran mo naman po ako, Panginoon, ang aking mga magulang ay maligtas din. Nawa hindi pa huli ang lahat. Antayin ko to sa tamang oras. Yun ang panalangin mo sa Diyos yun. Tutugunin ka ng Diyos, makikita mo, little by little, o maaaring biglaan, makakilala rin ang tatay mo. Mauuho rin sa salita ng Diyos yan. Sa ngayon talaga, wala eh, biktima yung father mo, parang tayo nung araw, biktima rin talaga tayo ng kasinungalingan ng Diablo sa sanlibutan na ito. Tayo ay nakalaya lang dahil kay Kristo. So panalangin na lang natin si Papa mo. Po, Pastor. Salamat po. Okay, so 9:39 PM na po at lahat po ng mga sinasagot na mga tanong dito ay hindi lamang po ito direkto sa mga nagtatanong, kundi ito po ay representing ng lahat ng tanong ng bawat Pilipino sa atin. Kaya gine-general po natin yung mga sagot. Okay, so balik na tayo sa ating magtatanong.
Okay. Si BM Manyalak, Sir Manyalak, pwede na po kayo magtanong? Sir BM Manyalak, nandyan po ba kayo? Pwede na po kayo magtanong? Alam niyo, panalangin ko kanina, matapat sa taong tong araw na to. Kasi alam ko may tanong to eh. So ito na yung chance, Sir BM. Sir BM Manyalak, nawa po nandyan kayo. Pwede na po kayo magtanong. Sir BM Manyalak. O, kasi si Sir BM, nag-aalaga po yan sa ibang bansa. Ng, ano, sayang. Last chance, Sir BM Manyalak. Pwede na po kayo magtanong. Nandyan na po ba kayo? Sayang, no, Sir BM. Kasi bira lang itong taon ito na makapagtanong. Okay, last chance na po, Sir BM Manyalak. Pwede na po kayo magtanong. Naririnig niyo po ba kami? Sige, nag-aalaga siguro ng bata. Kasi yun sabi niya sa akin. Eh. Sige, wave na ho tayo. Next, moving forward. Sayang. Okay po, si Sir Marvin Cuenca Vasquez. Sir Marvin, pwede na po kayo magtanong. Sir Marvin Vasquez. Sir Marvin Vasquez. Okay. Hello po, Pastor. Okay. Ayun, magandang gabi ho. Ayun, magandang gabi ho. Magandang gabi po, Charito, tsaka sa lahat po. Pastor, tatanong ko lang po yun sa Luke 21. Mhm. Tinutukoy po ba yung end times po doon, yung Luke 21:24 po. Luke 21. At saka kung related po ba siya sa nangyayari po ngayon sa Israel-Palestine war? Okay, sitinan natin. Okay, sitinan natin. Luke 21:24, ito ba yung kapatid? Actually, Luke 21:24 hanggang 21:28. Sige, basahin natin. Mamamatay sila sa tabak. Okay. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhin bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw at sa buwan, mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong na at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay maghihimatay sa takot dahil sa pag-iisip ng kapamakan darating sa libutan sapagkat mayayanig ang kapangyarihan ng langit. Sa panahon ngayon, ang anak, makita nila ang anak ng tao dumarating sa alapaap na may kapangyarihan dakilang kagalakan. Okay, so hanggang 28. No? Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Sino itong kausap ni Christ? Inyong katubusan. So mga Hudyo. Okay? Ang Mateo 24 at saka itong Luke 21 ay parallel lang po ito. Isa lang po ito. At ito'y tumutukoy po sa 7 years of tribulation. Pero yung sinasabi ni Christ dito ay nasa dulo na ng Great Tribulation. Ang sabi rito, no? Ito pala rito, no? Sa kalagitnaan ng tribulation. Sabi rito, kawawa ang magdadala ng tao at mga nagpapasuso sa araw na iyon, magkakaroon ng malaking kapalitaan. Tiyari sa English, no? In those days, for there shall be a great distress. Okay, great distress sa kanila. Ito naman, great distress talaga. Basta great tribulation to eh. Compare natin, teka. Great distress. Malaking pagdudusa. Puro great distress dito. No? Sa Mateo kasi, great tribulation. So understood naman ito kapatid na great tribulation. Okay, so sa madaling salita mga kapatid, ang tanong kasi dito, ito ba ay yung nangyayari ngayon? Ang masasagot po natin dyan ay hindi pa ho. Kasi nasa Great Tribulation po ito.
Kasi tinignan nyo rito, no? Nabanggit dito yung malaking kapaghihatian. O sa good news kaya. Terrible distress talaga. Okay. Pero sa Tagalog, malaking kapighatian o great tribulation. Sa lupang ito, bilang pagparusa ng Diyos sa bansang tao, mamamatay ang sa tabak ang lahat mga dadaling bihag sa bansa. Okay. So ito, mangyayari ito sa pag-atake ni Antikristo sa Jerusalem sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Kung napag-aralan niyo yung Part 8A, di ba nabanggit doon na hanggang Part 8, di ba yun? Ah, tama, Part 8A, tama. Na ang, or Part 8B ay ang persecution ng Israel. Ito po yun. So, ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari. Yung nangyayari ngayon ay hindi pa ho yan. Kasi hindi pa naman na nagra-rapture eh. Wala pang 7 years. Wala pa tayo sa Great Tribulation. So hindi pa ho ito. Pero mangyayari ito. Alam niyo yung mga nangyayari sa Israel, ano lang yan? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ na pasimula pa lamang ng pangyayari. Wala pa ho yan. Ang totoong ho niyan, ang binabanggit sa Luke 21:24 ay yung Great Tribulation. Then sabi niya, after doon ng Great Tribulation, ito yung mangyayari. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin. Ang lupa at mga bansa ay masisindak, nalilito sa ugong at mga dagat. So ito yung napag-usapan natin sa katapusan ng mundo, Part 10C. Yung ngayon, yung malakas na lindol, ito yun. Sinasabi ni Christ, ito yung ikapitong salot, ikapitong mangkok at ikapitong trompeta at ika-anim na selyo. Ito yun, no? Ito yung description, no? Ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip na kapahamak ang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang kapangyarihan ng langit. Ito yung sinasabi ko na buong mundo magkakaroon ng global earthquake. O yung tinatawag na possibility na ito yung tinatawag na yung earth nag-flip, nagkaroon ng rotation ng earth na iba yung pwesto ng mundo dahil sa pagnading ng ating Panginoong Hesus. Sa panahon na yun, makikita nilang anak ng tao dumarating sa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. So kapatid, kung papapansin mo, imposible ng ito yun eh, kasi wala pa tayo sa Great Tribulation. Yung nangyayari man sa Israel ngayon, wala yan, ano lang yan. Baka yun pala yung mga simula-simula na mag-udyok sa mga Arabo na lumusob sa Jerusalem. Tapos aawatin ng Antikristo, balang araw. Aawatin ng Antikristo, balang araw. Di ba magkakaroon na ng huwag na kapayapa? Kapayapa lang yan, sir. Pwedeng Daniel 9:27, no? Pagkatapos ng magsama-sama yung mga Arab. Daniel 9:27. Oo, yun. 7 years kasi. 7 years kasi. Dun, kung sa Daniel 9:27, yun yung eksena na yung Antikristo o yung Great Prince na sinasabi, yung Prince of Rome, ay may ipag-covenant sa Israel na I have 7 years na pagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Eh ang United Nations ngayon, ang susunod na Secretary General, mukhang ipapatupad na yung 7 years na ang Secretary General ng United Nations na dating 5 years. So, malamang ang susunod na Secretary General, kapag nahalal na yung susunod na Secretary General, eh, sa loob ng kanyang 7 years, yun yung kanyang magiging peace pact sa Israel. Kaya nga nung si Donald Trump nun eh, nakipag-isa sa Israel, kinabahan na ako na. Sabi ko makong eto na yun, pero hindi pa. Kaya nga ako natanong ko kasi po, Pastor, kaya, may sinasabi na yung peace of safety and then sudden destruction will come. Tapos, kasi yung sa SDG Summit, may topic po talaga sila about peace and safety. Ilang beses na mention. Tapos, yung Prime Minister mismo, si Netanyahu, na minention yung peace and safety sa Middle East. Pagkatapos, nangyari itong war na to. So, kaya naisip ko na baka pwede ito yung sudden destruction na sinasabi. Wala pa ang Antikristo, sir. May problema natin. Wala pa nakikilalang, wala pa tumatay yung leader eh. Kasi ang mangyayari yan, lalabas ang Antikristo na yan, yung pag nag-rapture. So malaking, ano yun, malaking,
balita sa buong mundo yon. Balita sa buong mundo yon. So, kasi ang tao, lalo na merong... Lalo na merong... Teka lang ha, tanggalin ko na itong echo. Kasi ang tao ngayon, merong conspiracy theories. Conspiracy theories naman to. Nabanggit ko sa part 10C eh, na yung tinatawag na Project Bluebeam. Ito siguro yung pinaka-final na paraan na yung mga nasa likod ng mga black government na to magkaroon tayo ng one world government. Eh isang paraan lang talaga dito yung mga Peking rapture o Peking ano na mangyayari. So yung Bluebeam na yan, in-educate na tayo niyan ever since 1970s pa lang na merong alien, may ganto, may mga movies. Remember, hawak ng mga Illuminati at mga tao dito, mga nagtatayo ng one world government, ang mainstream media. Di ba? Ano ba yung mga mainstream media? Bukod sa mainstream media, yung mga Hollywood movies, mga masikat na tao, matitindi ang hawak ng mga yan. Matitinding korporasyon, mayayaman yung mga yan. Kaya nga ayaw ng mga nagtatayo ng one world government na yung mga presidenting parang diktador, ayaw nila ng ganyan. Gusto nila yung presidente puppet. Ngayon, nakikita nyo, galit sila kay Putin, galit sila kay sa China, kay Xi Jinping, galit sila doon kay sa North Korean. Kahit sa panahon natin ngayon, galit sila kay Duterte, nung panahon na nandito si Duterte. Ayaw nila ng ano, ayaw nila ng mga ganyang patriotic president. Kaya, ang mangyayari ho niyan ay mangyayari lang ho yan kapag ang tao talaga, ang buong mundo talaga, ang buong bansa talaga ay nakayakap na mismo sa one world government. At isa nga sa paraan na yan, kailangan magkaroon ng Antikristo. Tandaan niyo po, ang prophecy po na napag-uusapan natin mula part 1 hanggang part 10C ay isa lang po yung pinaka starting point ng Seven Years Tribulation. Ang Third Temple at ang Antikristo. Kailangan meron na niyan, dalawang yan. Kapag ang Third Temple, natayo ang Third Temple, wala pang Antikristo, hindi pa pwedeng mangyari yung sinasabi ng 7 years. Kapag meron ang Antikristo pero wala pang Third Temple, pwede rin naman, basta may Antikristo. Eh ngayon wala pang Antikristo eh. Wala pang world leader. May mga bansang Pilipinas pa eh, may bansang Amerika pa eh. Hindi pa tayo one world government eh. So, yung nangyayari sa Israel, isa lang yan sa dapat pagdaanan din ng Israel. Isa yan. Pero hindi pa yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Hindi yan. Yung sinasabi ni Jesus Christ yung sa middle of tribulation na yung Antikristo lulusob sa Jerusalem para kubkubin yung templo at doon na mangyayari yung tinatawag na paglapastangan sa templo. Then after noon, tribulation ang mangyayari. Yun yung sinasabi sa Luke 21. Ito yun. Mababaw pa yan kapatid, hindi pa yan yun. Pareho nga naman ang istorya, SDG Summit. E ang tanong, wala namang Antikristo ron, wala namang great leader dun. Mga leaders lang, wala pang iisang... ang usapan kasi sa Daniel 9:27, mayroong isang pinuno eh. Isang pinuno na talagang makapangyarihan eh. Na gagawa ng peace offering, na makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 years. Wala namang ganun nangyari sa SDG Summit eh. Pero nababanggit na. Ibig sabihin, inuunti-unti na tayo. Inuunti-unti na tayo ngayon ng one world government. At darating ang oras, baka sa susunod na SDG Summit, eh ito na yun, di ba? So bantayan natin dito yung Templo ng Jerusalem, ang Israel, at saka bantayan din natin yung namumuno sa Europe. Dahil dyan magsisimula yung Antichrist talaga. Abangan lang natin yun. Kasi lino naman kasi Rome, Roman Empire, Rome sa ano. Eh, saan bang Rome? Ang Europe. Diba? O maaaring in the name of Rome. Diba? So, napaka-clueless. Malalaman lang natin yan kapag na-rapture na tayo. Manonood na lang tayo sa baba. Sa langit, mapapanood natin yung mga nangyayari yan sa baba. Pero sa ngayon, malabo, mahirap. Kaya nga yung mga tinuturo ko sa katapusan ng mundo series, lagi akong nagpapaumanhin na disclaimer. Hindi rin ako sigurado. Pero ito yung mas malapit na interpretasyon. Hindi ito yung eksako, pero ito yung mas malapit. Ikumpara naman sa iba na napakalayo ng interpretasyon nila.
eh ito at least kahit paano malapit, pero hindi rin, pero may mga weak, may mga weak point din yung mga tinuturo ko rin, kaya mahirap talaga, mahirap ang book of Revelation, pero at least binibigyan tayo ng Diyos ng clue, malapit na, andyan na ang Gog at Magog, andyan na ang King of the East, na andyan na sila, di ba? So napag-usapan natin na andyan na yung Third Temple, yung Temple ng Israel, na andyan na. Nandyan na yung mga ano, yung cast sa Bible. Ang malalaman nyo kung sino yung City of Babylon sa part 11, kung sino yung City of Babylon. Oh, yung lunsod ng Babylonia. Sa part 11 po, malalaman nyo kung sino yan. Buhay na, nandyan na sila. Yung King of the East, ngayon nitong huli lang, China pa, yung China, tsaka yung India, yung itong tayong mga Asian, nabanggit din tayo sa Bible. Kaya nandyan na po, buong-buo na po, malapit, nasa dulo na po tayo ng ano. Kaya nga naniniwala ako, hindi tayo aabutan ng kamatayan. Anytime pwede na mag-rapture. Thank you po, Pastor. Bawi na lang po ulit sa susunod ng mga tanong. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos at nananampalataya ako na balang araw makikita rin tayo na mukhaan sa langit. Makita-kita lang po tayo sa rapture at wala po talaga akong, sa ngayon wala po talaga akong intensyon na magpakita ng face to face kasi gusto ko pong marinig nyo ang salita ng Diyos. Kasi pag nakikita nyo ako sa video, ang papasok sa inyong isipan, sinabi ko. Pero kung hindi tayo nakikita, maganda na ho yung ganito. Nang sa ganoon, salita po ng Diyos ang maririnig nyo. Hindi nakasentro sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Kaya lagi tayong naka-off camera. Kasi pag ang nakikita nila ang pastor, ewan ko, maaring ma-disappoint o maaring, ang pastor natataas. Ayoko nang, hindi. Si Kristo tinataas ko rito, kaya Word of God na lang po ang pakinggan natin. Instrumento lamang po ako. Makikita pa naman tayo sa rapture. Doon lang tayo magkita. Sa ngayon po, ito lang po muna ang nakakayanan ng Diyos sa atin. Papalad po tayo. Hindi na po natin kailangan pumunta ng church. Sa bahay lang po tayo. May simbahan naman po. Ito po ang simbahan na ito. Handa po maglingkod po sa atin, sa inyong mga tanong. At saka, ito lamang po ang simbahan na handa pong sumagot ng mga katanungan nyo sa Bible. At hindi po ako parang, alam mo yun, psychopathic pastor na gusto lagi ako yung nagsasalita. So, yun lamang po ang ating service ngayong gabi. At ang ito ay mapapanood po ng live sa Sunday ng morning. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Thank you po, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat po. Salamat po. We love you po. Mahal ko kayong lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. God bless us all. Salamat. Salamat po sa mga umatin ngayong gabing ito. God bless po. Salamat.